Nawala yung ilaw, natawa ko sa mukha mo. Hey guys, we're here right now at City Best Dental Clinic dito sa Shaw Center Mall. Dira lang kami lumabas ng bahay actually kasi alam niyo naman, sobrang praning kami sa pandemic at sa COVID. Ayaw namin talaga mahawa. But nangangailangan na talaga si Mrs. magpabunot ng ipin. Di ba, Han? Ayan. So, siyempre, doon na kami sa sugi namin na sobrang safe. Na, in my opinion, one of the safest clinics. Pagkalanin yung magpa-ayos ng ipin, magpalinis, o magpa-check up, whatever. Ito po, City Best Dental Clinic. Ayan. Kasi they do all the necessary precautions para siguradong safe ang mga pasyente nila. Aha. And not only that, pati sila doc, ang personnel, safe doon kasi ingat na ingat talaga sila. And we are assured na paglabas mo ng clinic nila, okay ka physically and okay ang ipin mo and hindi ka talaga mangangamba. So, papakita namin sa inyo kung gaano ka-safe. Kasi since COVID, this is the first time na actually pupunta kami, bibisita kami ulit dito sa City Best. So, sabay-sabay natin tingnan kung gaano kaingat talaga si Doc Claudette at saka ang clinic nila para mapangalagaan ang kalusugan at health at safety ng lahat ng kanilang mga patients. And of course, their staff. Tara, let's go! Nandito rin po ang aking super special at super sexy dentist. Ayan, si Doc Claudette. Ayan, Galio. Ayan, kinikwento ko lang sa kanila kung gaano kapraning din kayo sa COVID. Kaya parang lahat ng precautionary measures ginawa na ninyo para siguradong safe, super safe dito sa clinic. Para safe ang patient, pati kami. Yes, oo. Siyempre, kasi hindi lang naman para sa pasyente, yan para rin sa mga doktor. Dahil pag may sakit ang doktor, pahahawa din ang pasyente. Di ganun din lang yun. Di ba? Paikot-ikot lang. Okay, so guys, dahil tapos na si Mrs. Suta ng PPE, as you can see, kompleto nga pati PPE. Pinoprovide din dito sa City Best. Ako naman daw susutan din ng PPE dahil syempre, magpapabantay si Mrs. sa loob eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, kailangan daw niya ng moral support. So, okay. So, ako naman, magbibis din ako. And, susutan din ako ng PPE. Tara.
Dok, pakita niyo naman kung ano pa yung mga ibang gamit dito para sa ano, iwas sa iwas hawa sa COVID, di ba? May napansin ko meron sila kasi ng air purifier dito with UVC lighting. So pag hinigop siya ng air purifier, may UVC sa loob. So alam naman natin ang UVC nakakapatay talaga yan ng ano, yun yung ultraviolet rays na nakakapatay talaga ng virus and bacteria. So pagpasok sa loob, namamatay na kagad. So paglabas sa kagad ng hangin, malinis na ulit. Meron tayo yun? Ayan, meron daw silang ito. Han, pakituro nga please the vacuum. Ayan. Kita ba? Ayan, ayan yung vacuum. Tapos ka, yung mga pasyente, naiigop din yung kanyang mga tumatasik na laway, kung magsasalita, sa kapag ginawa siya, yung mga plato ng hot water and saliva. Ganun, pati yung vacuum nilang ito, na sumasalo ng mga saliva at yung hininga, di ba, kung may virus man or what, may UVC light din pala itong vacuum na to. So, para sigurado talagang extra ang pagpatay ng virus. Kita niyo naman kung gano'ng kaparaming talaga si na Doc na death dito. At para sa atin lahat yan. After each patient, hindi lang yan ang safety equipment sa meron tayong UVC light na dalawang peraso. So, sa clinic natin, inoon natin yung after each patient. Oh. Para yung the whole clinic is sterilized. So, after every patient, tama nga, dinidisinfect na naman nila yung buong clinic. Para naman na in preparation for the new for the next patient, para at least kampante tayo na pagpasok ng bagong pasyente hindi siya makakakuha ng kahit anong virus din. Ganun sila kaingat dito sa City West Dental Clinic. Ayan. So guys, kinukunan muna ng blood pressure si Mrs. Kasi ang ginagawa nga dito sa CityBest, inaalam muna lahat ng medical conditions at saka syempre ito gaya nito, kung high blood si Mrs., tinanong din kung asthmatic siya and all the other things, no, kung ano pa mga karamdaman niya or existing conditions para siguradong walang complications during the procedure. Kaya they're trying to cover all the bases talaga para sigurado talagang walang mangyari at super safe ang pasyente. Kamusta, Han? High blood ka ba? Yes. Sabi ni Macy, sina-high blood lang daw siya palagi pag akong kasama niya. Kailangan ko yatang lumayo muna sa kanya para ma-relax eh. Okay yata, dahil lang ang high blood. Makalayo muna. Sabi ni Doc, ay Doc, sabi ni Doc, okay na ba yung 144 over 86? Sa edad niyang 43. Kailangan ko lang yun na yung pagkakataon ko eh, di ba? May 200 na ako. Ito yung kasunod ng isa from this side. And then, ito yung mapatong mo. So, super exposition lang yung imaging and action. Extraction ice cream. Yeah. Yeah. Yun after ko. After ng extraction ice cream. May injection na na si Mrs. ng anesthesia sa loob. Alam niyo si Mrs. ano yan eh. Hindi sanay magbunot ng magpabunot ng ipin. Sanay lang kasi magbunot ng buhok sa kilikili. So, bago to sa kanya. At saka mahilig siya magbunot ng buhok sa kilay. Nawala yung ilaw, natawa ko sa mukha mo. So tapos na, nabunot na ang ipin ni Mrs. At ang bilis-bilis actually, ang bilis ng binunod ni Doc Randy. Ayos ba, Han? I'm not the one like you.
Actually, sa totoo lang, takot talaga ako sa dentista. Yan, kita, dito lang sa, yes, di ba? Dito lang sa City Best, hindi natatakot, alright. Di ba? Pero takot talaga ako kasi sa mga karayong, sa blood test, sa, hindi na, hindi ako duwag. Takot lang, hindi naman duwag. Alam niyo nangyayari? Nag-uusapan ni Doc at saka ni Mrs. kung gaano kabaho yung ipi niya. May sinasabi si Doc, marami kasing bawal. Maraming bawal kapag bagong bunot. Doc, ano yung isang bawal? Sige Doc, abstinence daw, bawal daw, at bawal mag-sex. So, sabi ko kay Mrs., Han, pasensya na, alam ko na ipangako ko, pero doctor's order, so pasensyahan na muna at isinabihin muna kita mamaya. Doc, anong bawal pa ko? Don't eat fitted foods. So, okay. Bawal yung mga malalansa. Bawal ko sa akin. Malansa ba ako? Bawal ka. Sige, maghuhugas. Naghuhugas naman ako. So, yung pipi daw na to, amin na daw, take home na to. Eh, si Mrs., hindi naman problema, dalbit-bit naman niya lagi ang pipi niya. Ay, pipi niya. So, hindi problema. Okay, so natanggal na namin ang aming PPE. Doc, maraming salamat. Thank you very much. Doc, Randy, thank you. Ayan, ay, Sir Bong. Kamusta ka? Anyways, hindi lang po sa dito sa Shaw Center Mall ang branch ng City Best Dental Clinic. Doc, kayo na po bahala. Sa SM City Santa Mesa, sa may Annex Building, meron din po tayong City Best. Yun po yung pinaka-main branch natin. Yun, yun yung main branch. Hindi yun sa loob ng ano ng SM City Santa Mesa, yung annex, ha, yung katabi. Kahilera ng BDO. Yun, kahilera ng BDO. May sarili silang entrance from outside. Yun. So, kung mas malapit kayo doon, sa bandang QC or bandang Manila, sa Santa Mesa kayo. Pero kung bandang San Juan, Mandaluyong, yan, dito kayo sa Shaw Center Mall. So, pareho lang naman yan. Parehong nag-iingat sila. Lahat ng mga facility, lahat ng gamit para makaiwas sa COVID. Nasa both branches yan. Alam niyo naman, si Doc Claudette, napaka-praning yan. At mabuti na ang praning kesa sa petics, hindi ba? Ayan. So, tama. O, lalo na, bibig kasi yan. Importante-importante yan. Kaya, kung pipili kayo ng dentista at ng clinic, doon na kayo sa sigurado. At hindi naman ako bias, dahil dito naman kami palagi sa City Best, highly recommended, dahil sigurado kayo safe kayo at saka maalagaan kayo. Ayan na, diba? Ang ganda-ganda pa ng ating dentista. My God! Diba? Meron nga pala binabanggit si Doc. Meron nga pala dito sa City Best na tinatawag niyang infection control fee. Or sepsis fee. Ayan. Yeah. Ano ang ibig sabihin nito, Doc? Bali, nagsa-charge kami nun kasi meron kami mga pinasusunod na PPE for the patient. Aside from that, ginagamitan namin sila ng safety equipment. Correct naman. Which is for the safety ng pasyente at the same time ng mga personnel. Siyempre, kasi add cost din naman yan sa kanila. Dahil importante din naman yan, di ba? They have to purchase equipment, PPE, at kung ano-ano pa. At syempre, gusto naman natin na safe din tayo. And ginagawa naman nila lahat ng paraan para safe din sa kanilang facilities. So, importante, huwag ninyo kalilimutan pag pupunta kayo sa City Best, may dagdag lang na infection control fee or sepsis fee. More or less, Doc, magkano yung ganun? Usually sa private patient, which are 750 for the health card holders, 1,000. Hindi na masama yon. Kesa sa ma-infect ka ng COVID, eh, magkano naman ang ending mo sa hospital, di ba, pag nagka-COVID ka. So, it's just a small price to pay for your safety. At para hindi rin natin mauwi ang sakit sa ating mga mahal sa buhay. So, since tapos na kami sa bunot, eh sila naman ay mag-disinfect ng clinic for the next patient. Mag-UV light na naman sila dito para siguradong safe and disinfected at para hindi mangamba din ang mga susunod na mga pasyente. Thank you so much, Doc. Thank you. Ayos ba? Alright. Oh, mag-ice cream na daw siya. So anyways, tapos na. Thank you very much for joining me sa quick bunot vlog ni Mrs. And hopefully, sa susunod na bunot na naman niya, mapag-detripan ko na naman pagbalik namin dito.
But maraming salamat for watching this vlog. I'll see you in future videos. Please like and subscribe to my YouTube video, to my YouTube channel. Ano ba yan? Hindi ko napas. Please like my Facebook page, follow me on Instagram, on Twitter. Lalagay ko lahat ng details sa yun, basta alam nyo na yun. Ando na lahat yun. And I'll see you again very, very soon. Thanks for watching, guys.